So guys, ito yung ipapalit nating PCB valve, no? PCB valve. Ito yung genuine original. Ito ano lang to, replacement. So kung bubuksan nyo ito, ito kasi ano na eh, wasak na eh. Ayan yung original, no. So 2013 model. Wasak na yung ano niya. Ayan, no. Punit na yung diaphragm niya, yung plastic. So ang gagawin natin dito, kukunin ko yung pinaka ano niya, ayan, no, yung spring lang. So ito yung original. Tignan niyo, meron siyang ano dito, parang lata. Ito yung replacement. Check natin. Buksan natin. So ayun. Ito yung replacement po. Ayan. So walang lata sa ilalim. Wala siyang ganito. Tapos yung pinaka ano niya, spring niya makapal. Dito medyo manipis ang spring. Ayan. Kukumpara nyo. Yung kapal nung spring nung original at saka nung replacement, makapal. So matigas, matigas itong isa na to, saka mas mataas sya. Ayan, no. Ito yung sa original, medyo manipis yung spring. So yung spring kukunin natin, lilipat natin dito. So ganun lang ang gagawin natin, no. Ipasok nyo lang dito sa loob. Ayan, ganun. Wala kasi tayong taga video eh. Ayan, so ganun lang. Tapos ito, yan, yan ang ilagay. Pwede nyo naman kunin yung diaphragm lang, ilipat nyo dito sa ano, sa casing. So ganito, parang ganito. Kukunin nyo sya. Ingatan para hindi mapunit. Ganito. Tapos yun ang ipalit nyo dito. Yan, para original pa rin yung cover nyo. Kasi ito parang lata na ano, oh, hindi pantay-pantay. So ito, mas okay ito. Ito ang gagamitin nyo. Plus yung ano nya. Mas maganda kasi yung guide ng, ayan, yung guide ng spring. Ayan. Kaysa dito, oh, baka bumitaw. Kaya minsan pag nagpalit ng ano, mga replacement, pangit yung ano nya. Mausok, no? Sabi nila, mausok lalo. So ayan, ganyan lang. Tapos kung gusto nyo yung tornilyo na original, ibalik nyo kaysa yun sa dati. Ito yung dati, ay yung replacement. So ibalik nyo yung original, no. Ikakabit na yan natin dito, guys. Saka karagdagan na rin pala, guys, paano nyo malalaman na sira na yung PCB nyo, PCB valve? Kapag ka may makikita na kayo dito natulo, no, may langis na yan dyan, may langis na dito, 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 may natulo na dyan sa likod sa may transmission banda. Kasi kung butas na yung diaphragm, butas na yung diaphragm, lalabas na po dyan yung ano, yung hangin na may kasamang moist. So dadaan po yan dito. Kaya po naglalaro yung diaphragm, kasi mayroon po itong butas, yung takip mismo. Ayan, oh. Mayroon pong butas. Ayan. Ayan. May butas po yan para makapaglaro yung diaphragm. Kagaya nitong ano, ayan, may butas po yan. So pag nabutas po yung diaphragm, lalabas na po yan doon, no? Doon na po lalabas yan. Lalabas yung makikita nyo doon sa may bolt dito, mayroong ano, may langis, no? Minsan nandito sa likod, dito minsan sa gilid, meron na pong langis. So yun po ang ano niyan, ang base sa aking ano, experience po. So yun, guys, ito yung ikakabit ko, no? Spring ng original spring. Bali ang kinuha ko lang yung diaphragm, kasi makapal itong ano eh, itong pinaka cover niya, mas makapal dito sa ano, replacement. So makakabili naman kayo ng original nito siguro around, nakakita kasi ko around 650 to 1 ano yata, 12, parang ganun. Ito kasi replacement po yung nakuha natin. So pagtiyagaan ko muna ito, guys. So ito yung ikakabit natin dito po. Ayan.